sir. Hi. Magandang hapon ho. Kamusta ho kayo? Okay naman po. Paano mo ba nyo nakita yung ano, yung matandang yun? Ano ba nangyari? Napuno ako, mayroong matandang nakahiga doon sa kalsada. So pinagkakaguluhan nila. So nilapitan ko, pinarada ko yung sasakyan. Tapos nilapitan ko, nakita ko nga may dugo sa mukha dito sa kanyang forehead. Noong mga oras daw na iyon, hindi na halos nakapag-isip pa si Sir De Dios. Ang alam lang niya, kailangan maagapan ang nakitang duguan sa kalye bago pa mahuli ang lahat. Ano ho naramdaman nyo na nakita nyo yung duguan na itong matanda? So una po, nakita ko, sabi ko, kailangan niya ng tulong, kailangan mahatid siya sa ospital. Yun po ang una nating ginawa. Sabi ko po, pwede naman din ang ambulansya. Kaya lang, sabi ko, meron naman akong sasakyan. So ako na po ang maghatid sa kanya. Kwento ni Lolo Elpidio, ang 81 years old na tinulungan ni Kapitan De Dios. Naglalakad-lakad lang daw siya noon, pero talaga raw matindi ang init ng araw. Pag nilalakad ko, bigla ako natumba. Wala, dinala nila ako sa ospital. Yung ginamot ako roon. At kahit pa may mga hinahabol na trabaho noon si De Dios, siya na mismo ang kumilos para isalba ang buhay ni Lolo Elpidio. Pagkasalamat ako, tinulungan ako. Malaking utang na loob ko rin sa pulis. Hepe ng Operations Division ng Pasig City Police, si Senior Inspector De Dios. Ang grupo nila ang tagapagtaguyod ng peace and order sa buong lungsod ng Pasig. Quick respond, we need help, please. Ano nga nangyayari dito ngayon? Ah, ito po ang radio room natin. So ito naman po yung aking radio operator, si PO2 Umayam. So isa po yung duty operator natin. Lahat po ng insidente, ipinare-record sa kanya ng patrol officer natin. Halos 30 taon na sa serbisyo si Kapitan De Dios. Pero ni minsan, hindi niya naisip na magiging pulisya. Engineering kasi ang kurso na kinuha niya sa kolehiyo. Pero hanggang third year college lang ang inabot niya. Nahilig tayo sa inom noon, sigarilyo, tsaka sa ibang mga vices. So yun po yung medyo kapilyuhan ko noon. College pa noon. Nang maengganyo siya na pumasok sa pagpupulis. Sa training pa lang namin, talagang yayakapin muna kasi kung papabayaan mo yung mga pinaghirapan nyo sa training at magluloko ka, parang sayang naman. Halos inuubos niya yung oras, sobra-sobra siya magtrabaho. Pagkatapos sa kanila pa, sa pagtulong pa sa mga ibang tao. Si Sir De Dios, sir, parang tatay ang turing namin sa kanya, sir, kasi siya, hindi po siya nagagalit. Kaya mo lang, sir, kung ikaw itang patamad-tamad dahil siya, sir, masipag talaga, sir. Normal din siya na kasama, kaya kaibigan, ganun. Pero pag tumuntong na yung 8 a.m. until 5 p.m., eh, boss namin siya. Tatrabaho kami. Pero bilang alagad ng batas, hindi hawak ni Senior Inspector De Dios ang kanyang oras. Aminado siya, mas maraming oras ang naibibigay niya sa trabaho kesa sa sarili niyang pamilya. Hi kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito